Unang-una, hihingi ako sa inyo ng paumanhin. Nakailang usod yung ating meeting. Dapat sana bukas pa ako nandito. Dapat sana bukas na parang lunchtime, Jake, no? After lunch, nandito ako. Pero kahapon, nakatanggap kami ng tawag from Cebu Pacific na inagahan nila yung flight namin. Dapat sana yung flight namin bukas ay 4:30 pa ng hapon. Ginawa nila ng alas dos. So, nagulo yung aming schedule. Ang ginawa namin, binawasan namin yung mga, galing kami Bukidnon ngayon, binawasan namin yung mga lakad namin sa Bukidnon para makahabol dito ngayong gabi. Para bukas, marawi yung umaga, pero parang 10 o'clock yata in the morning, kailangan kaming bumalik na para mahabol namin yung check-in sa airport. So hihingi ako sa inyo ng paumanhin kasi alam kong short notice itong gabi. I wasn't expecting anything kasi sabi ko mabiglaan. Kaya nagulat ako pagdating ko. Nagulat ako na marami kayo nandito. Nagulat ako na nakaayos lahat. Iba na talaga pag may pamilya dito. So alam naman siguro ng lahat na pamilya si Jake. Magpinsan kami. And lahat na punta ko dito, siya, yung buong pamilya, yung nag-aasikaso sa akin. Kahit hindi iligan yung lakad ko, kahit yung lakad ko Cagayan de Oro, yung lakad ko Marawi, parating sina Jake yung sinabong, nag-aasikaso. Siguro of all the places in the Philippines, yung Lanao talaga, yung Lanao Sur, Lanao Norte, ito yung pinakamaraming beses ko binisita. From 2016 until now, nahinto lang ako because of the pandemic. Bale, during the pandemic, ngayon lang ulit ako nakabalik. Pero from 2016 until now, actually, nagsimula yung pabalik-balik ko dito. The first time I visited Iligan, was New Year of 2015. Ayun yung una kong pagbisita. Naalala ko bagyo yun, Jake, di ba? Kasama ko yung buong pamilya ng asawa ko. Nag-Christmas and New Year kami sa Dahilayan. Naalala ko? Hindi ko yung makalimutan kasi doon ko first time na lasahan yung pinakamasarap na lechon sa buong buhay ko. Di ba? Gusto ng mga in-laws ko. Kasi nag-lunch kami kina Jake, yun yung merong lechon. At hindi na namin yun nakakalimutan ever. Pero since that first time, more than a dozen times na akong bumalik. And yung dahilan dun, siguro a large part of it was because of the Marawi siege. Kasi nung nag-Marawi siege, dinaside namin sa opisina na mag-deploy ng team dito. So from the second day, ayan, nandiyan pala si Asek, that's ngayon ko na. Mahirap, oh my God, hindi ko nakikilala yung mga tao. Naka-mask kasi tayo. So parang second day of the Marawi siege, pumunta na dito yung team namin. And nung panahon na yun, ang daming evacuation centers nasa Iligan. So yung team namin, ginagambala sina Jake. Kasi nag-set up kami dito, buti nakuha namin partner yung Xavier University. Nakuha namin ang partner yung Xavier University, so marami kami, parang halos second office na namin dito. Tapos kahit nung natapos na yung siege, patuloy yung aming engagement sa Marawi. In fact, we built an Angat Buhay Village there na purely funded by the private sector. Alam niyo po, kikwento ko lang sa inyo, kaya kami nakapatayo ng village sa Marawi. Kasi dahil dun sa protest sa akin ni Marcos, di ba may protest sa akin? Kailangan ko mag-deposit, because of that protest, kailangan ko mag-deposit sa Supreme Court ng 15 million pesos. Wala naman akong ganon. Nangutang ako kung kani-kanino, ang na-raise ko lang was 7.5. So kailangan ko pa ng another 7.5, wala na ako mautangan.
hindi kita naisip, Jake. Wala na ako mautangan. Tapos merong grupo ng mga kababaihan na nag-raise sila ng pera. Naka-raise sila ng 7.5 million. Tapos, binibigay nila sa akin yung 7.5. Hindi ko siya pwedeng tanggapin. Kasi nasa batas natin, ang mga government officials, bawal tumanggap ng donation. So, nung hindi ko tinanggap yung donation, sinubukan itong grupong ito, Townswomen, yung grupo. Sinubukan ng grupong ito na idiretso sa Supreme Court. Hindi tinanggap. Hindi tinanggap ng Supreme Court kasi it is the same thing daw as me receiving the donation. So, kailangan ko magbayad. Ang ginawa namin, nag-petition kami sa court na kung pwedeng utang muna. Sabi namin, utang muna, total hindi pa naman, parang nagre-revision pa lang nun, pumayag sila. So, sabi namin doon sa grupo, ibalik nyo na lang sa mga nag-donate yung 7.5 million. Ang sabi ng grupo, hindi namin mababalik. Pinakita sa amin yung listahan. Alam nyo ba yung mga nag-donate, may mga kasambahay, may nag-donate mga driver, may mga letters pa sila. May mga nag-donate 50 pesos, 100 pesos. So, ganun kadami yung nag-donate. Meron pa sa amin pinakitang sulat na nakakadurog ng puso. Parang may isang driver na nag-donate ng 50 pesos. Tapos may sulat pa siya, nag-a-apologize siya. Na pasensya na po kayo, gusto ko sana mag-donate ng 100. Pero hindi ako naka-boundary ngayon. So sabi ng grupo, paano namin 'to ibabalik? So pre-propose ko. Sabi ko, tanungin niyo nga sa donors niyo kung gusto niyo i-donate sa Marawi. Pumayag yung mga donors. So nakapatayo tayo one village in Marawi just because of that. So yung mga taga Marawi dito sa Baki, alam niyo naman kasi lagi naman tayo magkakasama. Nasa Area 7 siya, sa barangay sa Kungsongan. Tapos even after we built that village, hindi natin pinabayaan yung mga residents. Meron tayong mga livelihood programs for them. So marami kaming naging livelihood assistance during and after the Marawi siege. So meron tayo sa Rafi, anong mga lugar yung may mga ano tayo? Oo. Piyagapo. Nakalimutan na namin. Pero marami siya. Balindong. Ano ba? Yung mga sowers natin, saan yun? Hindi pa. Maliban sa Dayawan, yung katabi ng Marawi. Sagyaran. Basta marami. So, ang binigyan namin ng mga livelihood, yung mga dating residents ng Marawi na hindi na nakabalik. Pero na-displaced, nandun sila sa iba't ibang mga lugar, binigyan natin ng mga livelihood. So, since then, balik kami ng balik sa Marawi. And every time babalik kami sa Marawi, dumadaan kami ng Iligan para makikain. Nakikain kami kay Jake. Tapos usually dito kami nag-hotel. Sa Iligan kami nag-hotel. So, para sa akin, yung Lanao talaga is very, very close to my heart. So sa akin, yung pagkandidato, hindi ko siya binalak. Alam niyo naman yung pinagdaanan ko last 5.5 years. Parang it is something that I do not want to go through again. That is not to say na ayoko na manilbihan. Pero ang pakiramdam ko, ayoko ng national politics kasi hindi ko kaya yung politika. Gusto ko na lang sana maglokal kasi sa lokal, diretso ka sa tao eh. Na sa lokal, walang masyadong ina... Meron ding politika sa lokal, pero pag siniraan ka kasi sa lokal, yung mga tao hindi naman maniniwala kasi kilala ka. Pero sa national, pag siniraan ka, dahil hindi ka naman kilala ng tao, naniniwala yung tao. Tapos yung mga anak ko,
feeling nila hindi ako trinit ng maayos the past 5.5 years. So ayaw na talaga nila. So ako, all the while, until 2 weeks ago, wala na lang akong balak tumakbo. In fact, ang iniisip ko sana, kasi nung sinabi ko hindi ako tatakbo, pinakiusapan ako ng mga tao din sa probinsya namin na tumakbo na lang akong governor. And I was seriously considering that. In fact, nung lumabas yung nomination ng isang bayan, Thursday yun lumabas eh, September 30, hindi ko makalimutan. September 30, nasa Naga ako para mag-change ng registration. Kasi registered voter kasi ako ng Naga. Yung Naga hindi bumoboto for the province. So ngayon, since February of this year, nakatira ako labas na ng Naga. So nag-change ako ng registration. Pero the day na nag-change ako ng registration, dun lumabas yung nomination ng isang bayan. And the day before that, nag-collapse yung talks. Kasi I was trying to unite sana the other candidates. Akala ko mayu-unite ko. Akala ko mayu-unite ko the day before, nung September 29, nag-collapse yung talks. So wala na siya. So parang sunod-sunod yung mga pangyayari. Nag-collapse yung talks, sinominate ako ng isang bayan. Tapos ang hiningi ko sa isang bayan after the nomination, bigyan lang ako ng ilang araw. Hindi na ako makarequest ng mahabang panahon kasi filing na ng October 1. Sabi ko, bigyan ako ng ilang araw to think about it. So parang wala na ako masyadong oras to think about it. Monday, nag-decide ako with finality. Thursday, nag-file ako. So, kaya blue pa yung suot ko. Kung napanood niyo yung video ko during the acceptance, saka blue din ako. Kasi after mag-design, meron namang mga marunong sa mga hula-hula na ang lucky color ko daw, blue. Eh marami naman talaga akong blue. So sabi ko, okay yon. Morning ng acceptance, naka-blue ako, yung mga anak ko naka-blue din. Tapos bigla ang daming tao pumunta sa opisina, naka-pink lahat. So hindi siya binalak. So ngayon dahil dadalawa yung pink ko, nasa labahan yung dalawa. Nung nasa Cagayan de Oro akong first day, naka-pink ako. Kahapon. So ngayon naka-blue pa ako, pero sabi ko, embrace ko na yung pink kasi tao na yung nag-design na pink. So itong pagkandidato, napakinggan ko yung mga sinabi niya kanina and sobrang touched ako kasi hindi ko naman kayo nakakausap na on a regular basis and yet pinaglalaban niyo ako. Pero having said that, ngayon kasi nagkandidato na ako, seryoso ako na pag binigyan ako ng pagkakataon, ayusin natin yung bansa natin. Kasi yung pag-aayos ng bansa, hindi ko yun kaya. It has to be the concerted effort of everyone. And yung concerted effort of everyone, despite our differences, we have to unite. Pag sinabi kong we have to unite, hindi naman na pareho lahat ng paniniwala natin. Pero at least mag-unite tayo sa under a common objective na ayusin natin. So yung pakiusap ko ngayon sa supporters, alam ko na marami nang nasaktan dahil sa away sa social media. Natural naman yun. Pero mag-decide tayo to start on the right footing ngayon, hindi after the elections. Sinabi ko na yata to dun sa Digital Warriors na ang pakiusap ko, baka pwedeng wag na tayong makipag-away. Kung ano man yung mga desisyon dati, kalimutan na natin yon. Kasi hindi naman yun fault ng anyone. Nagkataon, merong mga differences sa paniniwala. Pero mag-start na tayo ng healing process now. At pag sinabi ko mag-start tayo ng healing process, that is not to say na we condone bad behavior. Pero yung ano lang, baka pwedeng i-practice natin na walang judgment sa choices. Kasi lalo tayo nag-aaway, lalong nagiging divided yung bansa natin.
ako mismo, kung may merong dapat magalit, dapat ako yun eh. Kasi ang dami ng kasinungalingan na sinabi sa akin. Hindi ko ma-blame yung naniniwala kasi yun yung nare-receive nilang information eh. Hindi ko sila ma-blame. Pero ako, willing ako to set aside all the past hurts. Basta papunta tayo sa in a place na magkakasama tayo. Hindi natin yun ma... Ang gusto ko sabihin, there will always be people who would hate me. Hindi mo naman mapi-please ang lahat eh. Kahit na hindi ka politiko, di ba kahit lahat tama yung ginagawa mo, may mga tao talaga hindi ka gusto. Pero ang gusto ko lang sabihin, kung ang nire-represent natin yung good side ng Pilipino, yun na yung i-practice natin, not after the elections, pero now. Ako, importante yung digital warriors. Importante yun. Kasi ang daming disinformation online. Pero yung manner ng pag-defend, better na maging truth warriors tayo. Ano? Sinasabi ko to sa ibang supporters na huwag tayong mag-astatrol. Kasi pag mag-astatrol tayo, we are becoming the very persons we hate. Diba? So sa akin, yun lang yung pakiusap ko. Mahalaga yung eleksyon na to. Mahalaga yung eleksyon na to. Ipapaglaban natin to hanggang dulo. Pero we have to fight right. Hindi mabuti na nanalo tayo dahil nagsinungaling tayo na nagsinungaling. Kasi kung magsisinungaling lang naman tayo, huwag na tayong kumandidato. So sa akin lang, yun yung pakiusap ko. Naramdaman ko, sinasabi ko kay Jake kanina, na ibang-iba ito sa 2016 elections. Bakit ko yun nasabi? Noong 2016 elections, meron akong maayos na party, marami akong local officials na kakampi. Pagpunta ko sa isang lugar, yung mga mayors, yung mga naghihintay sa akin. Tapos merong command votes. Parang everything was easy. Ngayon, wala na yun. Pero, wala tayong resources ngayon, wala tayong machinery ngayon. Yung mga kalaban meron. Pero meron tayo na wala sila. Ano yung meron tayo? Tao. Diba? Kanina, marami sa inyong nagsalita. On your own. And I don't think it's just to support me. Ang tingin ko, marami sa inyo andito kasi you are fighting for yourself. Diba? Hindi ito dahil gusto niyo lang ako eh. Kasi hindi niyo naman ako kilala. Pero tingin ko, ganito kayo ka-invested. Kasi nararamdaman niyo na fight niyo ito eh. Laban nito para sa mga anak niyo. Laban nito para sa mga apo niyo. Kaya dapat ipaglaban natin ng maayos. So ngayon, sa totoo lang, noong 2016, kahit madali, hindi ko nararamdaman yung energy sa tao. Nandun, respectful sila na, alam mo yun, yung mga rally na malalaki. Ngayon, hindi ganun eh. Ngayon, talagang from the heart. Diba? From the heart ngayon. Since Thursday, parang one week pa lang since I... 1 week and 3 days since I announced. Pero yung volunteers na dumadagsa, unbelievable. Noong Monday hanggang Wednesday, ang ginawa ko lang mag-zoom ng mag-zoom, kausap yung iba't ibang grupo ng mga volunteers. Bawat, ano yun, every hour, pero bawat oras, ang nasa Zoom meetings, 1,000 people, 800 people. Pinakamaliit na siguro 650 people. Tapos, hindi lang yung basta nakikinig, pero lahat may suggestions, lahat gusto nang gumalaw, lahat gusto mag-organize. And ito pa, kagabi, nasa kasal ako sa Cagayan de Oro, kinasal yung staff ko. May tumatawag sa akin, pwede ba sumilip ka lang, may isang meeting.
may isang meeting, silip ka lang para say hello. So lumabas ako sa simbahan, pumasok ako sa meeting. Ang nasa meeting, parang 160 na mga ad agencies. Ad agencies ito na lahat gustong tumulong for free. And ano to ha, ito yung mga ad agencies na dekalibre, mga award winning. Halimbawa, yung isa doon, sila yung gumawa ng ads ng McDonald's, no? Ano sila? Lahat gustong tumulong. So, pag ganito yung energy, hindi ko pa ito naramdaman ever. Sa pagkakandidato ko, pagkakandidato ng asawa ko, hindi ko pa naramdaman this intensity ng yung energy. The other night, tinext din ako, mag-aalas 9 na, may nagmi-meeting daw, silip lang ako. So, nasa isang Zoom meeting ako, hiniram ko yung laptop ng anak ko, binuksan ko yung isang Zoom meeting para makasilip. Nagulat ako yung mga nandun, mga artists, si Ben Cab nandun, si Butch Dalisay writer nandun. Lahat nagtatanong, ano yung magagawa namin? So, kaya ako ito kinakwento kasi 10 days pa lang since I announced. Pero yung tao na are taking this as their personal fight, ang lakas. So, sa akin, alam kong mahirap. Alam kong magiging mahirap kasi wala talaga tayong resources. In fact, yung lahat na nakikita nyo, kayo yung nagpa-print. Diba? Kayo yung nagpa-print. Lahat siya volunteer-driven. Magkakaroon din naman tayo. Kaya lang, dahil ka kandidesign ko pa lang, naghahabol pa lang tayo. Pero, eto yung, sabi ko kanina, eto yung pinakayaman ng kampanyang eto. And, I think this is really going to be a people's campaign. Kaya ako, sabi ko, kung ma-sustain yung level of commitment, passion, yung energy, until May, we have a very good chance of making it. Kasi kung yung 2016 nga, nag-start ako ng 1%. Nung 1% ako nung 2016, yung front runner nun, 40%. Ngayon, hindi naman ako 1%. Saka yung front runner, hindi naman 40%. Pero kung yun nga, kinaya natin, walang reason para hindi makaya ngayon. So, what can everyone do? Organize talaga. Kasi wala tayong aasahan na masyado sa mga local officials because of the prevailing political climate. Pero I think at the end of the day, ang local officials naman kung tao na yung magdesisyon, they will be with us much, much later. Pero ngayon, syempre, naiintindihan natin why most of them cannot join us yet. Pero as long as we show them na nagkakaisa tayo, ano to, magtutuloy-tuloy siya. Ngayon lang, actually, yung pinakasadya ko pagpunta yung kasal ng staff ko sa CDO, kaya lang may mga, marami din kasi kami program sa bukid noon, sabi ko puntahan na natin, Nagulat ako kasi pagpunta ko sa bukid noon, meron din grupo pareho nyo. Na yung grupo pareho nyo, ang kwento din nila sa akin kanina, hindi sila, marami sa kanila hindi magkakakilala. Parang ano lang, parang they were able to bond together after the announcement. So parang taking it upon ourselves, hindi ka magsama-sama tayo, laban natin to. Kung makikita nyo, I run as an independent. Tingin ko very symbolic yun. I never left my party, pero I decided to run as independent. Kasi tingin ko, it is the only way to go yung unity. Hindi ito laban ng mga partido Pero laban ito ng pagdesisyon na we will make things right. And pag nakita nyo, very controversial ang Senate slate natin. Very controversial, pero yung sa akin,
much later. Mahirap ngayon i-explain yung lahat kasi there are a lot of things I can't say. Pero marirealize yung much later na we are doing this for the country. Yung maraming ideal, pero yung mga ideal hindi natin kaya na overnight. Papunta sa mga goal, kailangan ng mga maliliit na hakbang basta sigurado. And itong kampanyang ito, yun yung mga hakbang na ginagawa natin. Hindi natin pinipredict na next month tayo na yung mangunguna sa surveys. It will take some time. Pero basta nagpaparami tayo, halimbawa yung grupo natin, 20 tayo ngayon, ang goal natin, by November, 40 na tayo, okay na yon. Pero pagtsagaan natin, ang plano po namin, maglalagay kami ng isang website, na siya yung magiging repository ng lahat na information. Ngayon kasi ang daming website eh. So most probably baka yung website, baka Team Lenny Robredo din, magiging repository siya ng lahat na information. Kasi ngayon, sa social media, hindi mo na alam kung alin yung tama, alin yung mali. So siguro by November, the website will be up. So pag may mga halimbawa, may mga nagsasabi na si Lenny Robredo ganito, tingnan na lang sa website kung ano yung totoo doon. So it will take some time, pero I just want to thank... Si Vice Gov ba to? Akala ko kamukha mo lang. Iniisip ko bakit siya nandito na dapat nandun siya sa Lanao del Sur. Oo nga, ako si Vice Gov, matalik na kaibigan namin since silang dalawa ni Asep Dats. Matalik na kaibigan namin since day one. Kaya Vice Gov Momoy, salamat. Kanina pa kita tinitingnan pero akala ko kumukha mo lang. Kaya lang parang nakita ko yung mata mo ngayon, parang ikaw nga. So yun po yung kwento ngayon. We are very privileged that you are with us in this fight. Pero yung huli ko lang pong pakiusap, wala tayong mga kaaway. Ano? Lahat na gustong sumali, welcome. Yung lahat na hindi pa kasali, tsagaan natin na alukin without judgments kung saan sila nang galing. Kasi yun lang po, hindi tayo aasenso bilang bansa kung patuloy tayo nang sasabi na... Kaya ito yung reminder ko sa mga kakampi, na wala tayong monopoly ng good intentions. Yung iba, kahit iba yung paniniwala nila, pareho din natin eh, gusto nating ayusin yung bayan natin. Tapos, hindi naman tayo yung tama all the time. Hindi naman tayo yung pinakamahusay all the time. Diba? Siyempre tayo, paniniwala natin yung paniniwala natin, yun yung pinakatama, diba? Pero, magbigay tayo ng space. Sinasabi ko to lagi sa mga speeches ko ngayon, na madali lang makipag-debate, pero mas radical magmahal. Diba? So, sana yun yung subukan natin. Ano? Gusto ko na magiging tema ng kampanya natin, healing. Na kung mag-uumpisa kasi tayo after the elections pa, baka sobrang broken up natin na hindi na natin siya maayos. Siyempre ako iniisip ko na mananalo ako. Iniisip ko na mananalo ako kaya pinagpaplanuhan ko na day one pa lang magtrabaho na ng gusto. Kung magkakaaway tayo lahat, hindi tayo makakapagtrabaho. Ano po? So hindi ko na kayo pagkakatagalin. Hihingi ako ng paumanhin na nagabihan kayo. Nagabihan. Pero hindi pa naman to kampanya. Actually, yung sa Jaco lang na pumunta dito, kasi nakikita ko na maraming volunteers. And nasa area naman ako. So sabi ko, baka pwedeng ma-meet ko yung volunteers to personally thank you. Not just for your support, pero yung pagmamahal niyo sa ating bayan. Yeah.